What's up mga idol? Sa video na to may part 2 tayo kung paano patagalin malobat ang ating mga smartphone. Welcome nga pala dito sa Toots Nyaris. Bago tayo magsimula mga kaibigan, kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, magsubscribe ka na, hit mo na rin yung ating notification bell button para wala kang malampasan kung maglalabas po tayo ng mga panibagong video. Sa pa-support na rin ang ating channel sa pamagitan ng pag-like at pag-share ng ating mga video. Sa part 1 ng video natin, may mga tips akong na-share na settings na makakatulong talaga para maprolong ang ating mga battery percentage. Ito ay tulad ng super power saving mode, background process limit, don't keep activities, enable dark mode, saka screen brightness. Kaya nga sa video na ito, may mga idadagdag akong tips na hindi ko nabanggit sa una nating video. So alamin nga muna natin kung ano yung mga maaaring dahilan sa mabilis na pagka-drain ng ating battery. Ito ay katulad ng mga notification alert na naka-drain sa battery. Maraming mga app na naka-enable ang running location services. Maraming mga running background apps, masyadong maliwanag ang screen natin o kaya masyadong matagal ang ating auto screen off. So samahan niyo ako at gawin ang mga settings na ito. Una na pwede natin gawin is disable push notification. So alamin nga muna natin kung ano yung mga application na nagsisend ng notification sa ating notification bar. So sample natin si Twitter, pero pwede nyo itong i-apply sa lahat ng application nyo na nagsishare ng notification. So hanapin lang ang application na gusto mong i-disable ang kanyang notification. So tap mo lang na matagal, tapos punta kay App Info, and then dito hanapin po ang Manage Notification. Select lang natin yan, tapos disable natin. So pagka na-disable natin yan, good to go na tayo. Wala nang masisend na notification sa ating notification bar. Okay, so next po tayo. Ano nga ba yung pangalawa? Turn off app location. So paano natin yung gagawin? Example natin sa YouTube, pero inuulit ko, pwede natin itong gawin sa lahat ng application na naka-enable or baka naka-enable yung kanilang mga location services. So i-hold natin na matagal sa YouTube, App Info, tapos hanapin lamang po natin dito yung permission. Sa permission, makikita natin dito yung allowed. So titignan natin or tatap natin sa location. So kapag ka naka-allow only while using the app, i-tap lang po natin ang deny. So kapag ka naka-allow po kasi yan, katagamit natin ng app is nag-i-enable yung kanyang location. So napakalaga na i-deny nyo po yan kasi nakaka-drain po talaga yan ng battery. So pangatlo po natin sa ating listahan ay sound and vibration. So kahit konti lang yung percentage na nakukuha ng sound and vibration sa settings natin is nakakakuha pa rin siya or nagko-consume pa rin siya ng battery. Lalong-lalo na ang vibration na yan. So paano natin yung i-disable? Punta lang po tayo sa ating settings and hanapin ang sound and vibration. Dito po yan. Or gamitin lang ang search bar sa ating settings. So itap lang po natin ang sound and vibration at dito na po ay po pwede natin i-disable yung mga iba't ibang sound or vibration settings or naka-enable na vibration or mga sound ng ating sound and vibration settings. Makita nyo po dito yan sa more sound and haptics. So dito, dial pad, pwede natin yung i-disable. And touch sound, pwede natin yung i-disable. Vibrate on touch, disable. Lock screen sound, disable. Screenshot sound, disable. Deletion sound, disable. Ito yung mga hindi naman talaga kinakailangan ng mga settings na naka-enable sa ating phone. So nakakonsume sila ng battery kasi gumagamit nga sila ng sound and vibration. So highly recommend na i-disable nyo to kung gustong-gusto nyo talaga magtipid ng inyong mga battery. So pang-apat, ano nga ba yung pang-apat ng ating listahan o sa ating listahan? Adjust auto screen off. So kapag ka kasi naka mga 30 minutes, 1 minute yung ating auto screen off is kapag nilapag natin yung ating phone tapos hindi natin siya turn off is hinahayaan lang natin siya naka-open tapos naka-auto screen off siya. Paano kung matagal yung ating auto screen off settings? Matagal siyang hindi mo siya ginagamit pero naka-open siya, nakalapag sa lamesa mo. So napakalaga na i-adjust din natin ang ating settings dito. Paano to i-adjust? Punta lang sa ating settings ulit, tapos punta tayo sa display and brightness, tapos hanapin lamang dito ang auto screen off. So makita nyo dito naka 30 minutes ko. So kung sa inyo, kung saan kayo komportable, sa akin kasi kapag nilapag ko yung phone ko, minsan nakakalimutan ko i-turn off yung ating screen. So kung 30 minutes yan, 30 minutes din yan nakalagay sa iyong lamesa at naka-open yung kanyang screen. So highly recommend na kahit i-30 seconds mo yan or 15 seconds. Sa akin ta 30 seconds ko lang siya. So yeah. So panglima natin ay may magandang gawin to.
Lalo na kung wala ka namang inaabang tawag sa iyong SIM card, naglalaro ka ng Mobile Legends, Call of Duty, naka-Wi-Fi ka naman, pwede mong gawin to. Ang panglima natin is airplane mode. Pwede mong i-disable yung iyong airplane mode kung sakaling wala kang inaasahang tawag sa iyong SIM card, wala kang inaasahang text, or nakakonect ka naman sa Wi-Fi tapos naglalaro ka ng Mobile Legends, highly recommend na i-turn on nyo yung inyong mga airplane mode. Kapag kasi naka-open yung ating cellular signal is that malakas kumonsumo ng battery yan. So highly recommend na i-turn off nyo kung naka-Wi-Fi naman kayo tapos wala kayong inaasahan tawag sa inyong mga SIM card. So wakan nyo lang yung video natin yan mga kaibigan. Kung nagustuhan yung video natin, pa-share na din, pa-like na rin ang video na to, mag-subscribe ka na kung di ka pa nakasubscribe. So yun lang sa'yo mga kaibigan. Sana po mag-ingat po tayo palagi. Stay safe everyone. This is Sari. See you again on the next one. Maraming salamat po. Kung may mga katanungan po kayo, let me know dyan sa comment section. Yun lang sa ngayon. Peace.